Okay, unahin natin mga boss yung mga magpapa-shoutout. Shoutout kay RDM De La Cruz TV ng Cainta Rizal. May YouTube channel din ata ito mga boss, para support na din. Kay Tyrone Peralta, kay Louie ng Australia, kay Alton Makapagong ng Antipolo, kay Tuklas TV na sa ibang bansa po to, kay Andy Rabino TV Tech na isang YouTuber, tech vlogger po, pa-support din, kay Berdugo Nasyon ng Taguig, kay Romel Alberto na gusto lagi magpa-shoutout, kay Sian Yogi from Bicol, saan ka sa Bicol boss, kay Fancy Boy, saan ba to, shoutout naman ako, Rinaldo Bapulbinyan. Ito ata yung nagpagawa sa atin ng amplifier nakaraan. Salamat boss. Kay DJ Joshua ng Batangas at kay boss Gerald Kabakungan ng Mandaluyong. At pahabol mga boss, pasupport na din kay Kuya Ridwan Electronics. 98 na lang yung kulang niya para maabot niya na yung 1K na requirements. Isa sa requirements ng YouTube para ma-monetize yung channel niya. Sa mga viewers ko dito at subscriber, baka naman mga boss, patulong na lang si Kuya kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa kanya. At ngayon ko lang nalaman na may mga viewers at saka supporters, subscriber din pala ako sa ibang bansa. Shoutout po sa inyong lahat at sana'y nasa magandang kalagayan kayo dyan. At yung mga viewers at subscriber ko din dito sa samang sulok ng Pilipinas, shoutout din po sa inyo. At tara mga boss, start na tayo. Okay mga boss, welcome back at magbabawas tayo ng ano na mga pending dito na repair. Ito ay isa. Ano to, Yamaha ata to. Tapos yun naman Sansui, tapos ito Sansui din. RG7X, ayan oh. Tapos unahin natin yung isa, yung Kevlar. Bali, pahuli na natin to kasi mukhang kinakabahan ako dito. Hindi ko alam kung magagawa ko. Ito linis lang. So unahin na natin yun. Isa lang ang mayari. Kevlar muna tayo mga boss. So, teka lang, ilabas ko dito. Mga boss, so ito may ano tayo, may gagawing Kevlar. Ayan, i-review natin. Andito yung power niya, on-off switch. Sa taas naman yung sa base, sa treble, at saka sa balance. Volume, tapos input selector, ayan. Input selector, tapos ito yung ilaw para sa input. Tapos pinaka master volume niya. Sa baba naman, meron siyang delay, repeat, echo volume, mic 1, mic 2, mic volume, mic treble at saka mic bass. Sa likod naman titingnan natin. Ang model pala nito ay Kevlar KAB1400. So, 'yan digital karaoke stereo amplifier. Para siyang ano, para siyang power amp pero integrated pa rin 'to mga boss. So, one hand lang tayo kaya pagpasensyahan niyo na kung medyo malikot yung camera natin. Ayan. Ayan yung likod niya. So, bago pa nauso yung mga ano amplifier. Ito matagal na 'to eh. Nakagawa na ako nito dati. Ito, hindi ko lang alam kung anong taon. Pero matagal-tagal na, ngayon lang naman ako nakahawak. So, speaker niya, yan. Line, output. Tapos, meron din siyang mic output high at saka low. Tapos, MP3, CD, tuner, DVD, equalizer. So, ayan, naka-ano na, naka-jack na. Tapos, DC out yan na, hindi para sa speaker yan. Ayan, nakalagay 3 volts, 1 ampere, 12 volts, 8 ampere. Siguro, para sa ano to? Sa video okay mga boss, sa tansya ko lang. Tapos meron siyang ano, speak on, out, speaker out, ayan. Tapos meron naman siyang optional na binding post. So buksan natin, tingnan natin kung anong ano nito. Yan yung laman mga boss, yan. O paalala lang ha, baka magulat kayo, hindi po to Joson amplifier. Kadalasan kasi ng style ng Joson parang ganito. Mas nauna po to sa Joson, bago pa sumikat yung Joson, nandito na tong amplifier na to. So review natin. Tuloy tayo. Meron siyang supply na 45045 at saka 15015. So medyo mababa lang yung supply niya at nung time na yun, okay na rin yan nung mga time na yun. Apat kada channel yung transistor niya, bali 8, dalawang pares. Tapos apat na piraso na 10,000 microfarad, 80 volts, bali ano yan, apat. Dalawa din yung ano niya, diode niya, malamang naka-parallel tong dalawa. O ano bang connection niya? So tama 'yon, naka-parallel nga 'yan, oh.
0, tapos ayun, naka-jumper na lang. Kasi yung 15050 naman niya, para sa preamp yan, ayan, may supply. So, bago na rin yung selector nito, ha. Ayan, tingnan natin, ma-testing natin to, ano nangyari dito. Okay, wala namang nasunog. Ay, malabo pala na. Wala namang nasunog, mga boss. Napakasimple lang ng laman nito, kaya medyo masarap din to i-repair at ano, madali lang siya. Ito lang yung pinaka ano niya, pinaka amplifier section niya lahat. So kung may problema, dito lang kayo. Yung sa kabila kasi, mga boss, relay na to dito, relay section, tapos power supply. So dito lang. Ang gagawin natin ay testing natin to, mga boss, saglit lang. Okay, bago tayo magkabit ng speaker, check pala muna natin kung gumagana yung relay. Kung ano, abangan natin. Ayun, gumana. Ibig sabihin, mga boss, safe tayo na magkabit ng speaker. Kasi kung may DC out yan, hindi yan gagana yung relay. Saglit lang. Ayan, mga boss, bali nagkabit tayo ng dalawang speaker. Yung maliit lang na speaker ang ginagamit natin ngayon. Nasa labas yung setup natin, yung pantesting natin. May tinitesting tayong amplifier doon. So, testing muna natin to. Safe naman na ano eh. Alamin natin kung anong pinaka problema niya. Ayan. Try nating i-on. Ayan, umuna, naka-DVD. Tika lang, i-check ko nga kung sa DVD ko na. Uy, tumunog na agad. Ayan, kabila na, DVD. Tama ba? Hindi tayo nagkamali ng kabit. Ayan, okay. Tumutunog, mga boss, oh. Naka-off naman yung master at saka ano. Ah, sira yung mga pihitan. Selector. Gumagana naman volume. Wala. Sira na rin yung ano. So, mic. Testing natin yung mic. Kung ano nangyari. Hello. Iko. Okay. Hello. Hello. So, confirm, mga boss. Confirm na ang gagawin natin dito ay tumutunog naman kabilaan, left and right. Kaya lang sobrang hina. Tapos hindi mo ano, naka-upa nga yung volume, tumutunog. I-pull mo yung volume. Kunting garalgal lang, lalakas ang bahagya, pero hindi naman. Ganon din naman tong ano. So, ang possible na sira dito ay palit potentiometer at swerte. Yun lang ang ano, hindi na tayo magta-troubleshoot. Ito na lang, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Labing isa, labing dalawa. So, 12 pieces na potentiometer. Ay, hindi. 11 lang, hindi kasama yung selector. Yun lang, mga boss, ang gagawin natin dyan. Kakalasin ko lang muna. Tapos, off-cam na yan, mga boss. Magkakalas lang naman tayo yan eh. Off-cam na yan, magpapalit lang tayo ng ano na yan, ng mga ano na yan. Pero madala lang na ako makarepair ng ganitong ano, amplifier. So kakalasin ko lang, saglit lang, mga boss. Okay, mga boss, so update lang tayo dito nga pala sa mga gusto mag DIY na magrepair ng ganito. Hindi nyo makakalas tong nasa baba hanggat hindi nyo tatanggalin tong harapan, kasi nakabangga siya. Sakto lang yung board. Mamimili lang kayo kung tatanggalin nyo itong ano, yung main board yung kakalasin nyo. Pero mahirapan din kayo kasi ano nga eh, sakto lang talaga yung space nyo. Tingnan nyo yung space nya. Hanggang dito, nag-overlap na nga yung board ng main. Ayan. Mahaba yung main board nya. Overlap. Kaya, ang pinaka-choice lang na ano, pinaka-madaling paraan ay ito. Kalasin nyo yung cover sa harapan ito. Katulad nitong ginawa ko. Ayan. Saka lang ha. Ito, ayan. So, natanggal na natin yung harapan. Kasi naka-overlap siya dito eh.
Papalit tayo nito, puro 10K pa, may mga 10K pa pala dito, 50K. 10K, 10K, sana meron ako niyan. Meron ka ba dyan, boss? Yan, tapos ano yung pakinalawang, oh. Asan na ba yun? May mga napansin tayo na kinalawang, ayan o. Palitan na rin natin yan. Dito, tingnan na natin na maigi. Ay, malabo no? Ayan, ayan ang kinalawang 101. Isa lang naman ata. Ito, kinalawang din. Ay, hindi. Ay, hindi rin. Okay, halos walang ano naman. Maiksi po yung ano nito, yung shop, yung ano. Dito puro 50k ayos, marami ako nito. Ayan, 10k. 10k yung sa main. Nako, sana meron akong 10k dyan. Nga pala mga boss, yung production date pala nito nakita ko. Ayan ah. Ayan. 3-25-10, ibig sabihin May 25, 2010. So, posible na nasa 2010 patataas o palapit ngayon, mga palagay na natin 2011 ganun. Basta ang production date niya 2010 May. So pwedeng same year na ano na this na ano to na product, na gawa tong ano na to o kaya na assemble na to o na ibenta o ano ba tawag nito na manufactured yung amplifier na to. At yung ano pala mga boss, yung speak on, hindi po yan hindi yan extra speaker pa. Ibig sabihin, galing lang dito yan sa binding post. Ayan ako mapapansin yung galing lang din dito yan. So, tinap lang siya. Ibig sabihin, nakatap lang siya dito, nakalink lang siya. Hindi siya yung hiwalay. Kaya kung nagkabit kayo dyan ng speaker, tapos nagdagdag pa kayo dyan, bali kada channel, dalawang speaker ang nilalagay nyo. Yun lang. Yun lang ang may dadagdag ko dito. Okay naman yung ano eh. Okay naman yung board ng main amp. Okay pa naman. So wala tayong gagalawin dyan. Dito lang tayo. So pag nagawa na lang, pag natapos ko na, balitaan ko kayo. Ayan mga boss, bali ito yung ano natin. Napalitan natin yung mga pihitan. So lahat yan pinalitan natin. May kasama pang isang ceramic na 101. At doon sa mainboard, swerte, wala na tayong gagalawin. Try natin yung ano, tika lang. Master, naka-off. Input, volume. So, yan. Baka sumigaw eh. Yan, try natin. Antayin ayun. Na-click na yung relay. Volume natin muna. Tapos dito. Uy, walang tunog ah. Tika lang mga boss. Ubus na ata. Tugtog natin. Ayun. Yan. Play natin yan. Volume. Okay. Bass. Okay. Okay. Try nating mic. May tama na to dito eh. Okay. So success na siya mga boss. Success na. So paano yan? Hanggang dito lang. Parang simpleng review lang to at kunting maintenance para sa Kibler. Palitayin ng mga pihitan. Tapos okay na. So paano yan mga boss? Hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Thank you.